Alright mga amigo, sayon kay matchroom promoter Eddie Hearn kapag hindi na isa pinali. Ang sago pa ang Deontay Wilder at Anthony Joshua na mga big players sa Saudi Arabia. Malamang na lumihis ng direksyon ang former Unified World Heavyweight Champion. Posibleng sa Disyembre ay lumaban na lang si Anthony Joshua kundi daw kay IBF number 1 contender Philip Hergovich o kaya naman Trilogy with Andy Ruiz Jr. Sinang-ayunan na daw kasi nila Eddie Hearn ang mga termino para sa paikipagtuos kay Deontay Wilder, Tyson Fury, pero medyo matagal at mabagal ang proseso. Eh gusto ni Anthony Joshua na maging active sa ngayon, kaya kung hindi mapaplansya ang mga gusot, baka kay Philip Hergovich o kay Andy Ruiz Jr. muna mapalaban si AJ. So I don't know how Saudi's strategy is gonna sit. Do they want to make Fury Usyk and Joshua Wilder still? Do they want to make Fury against AJ? I don't know. We're up for all of those fights. But if we don't get that sorted soon, you'll probably see AJ fight in December. Samantala, mabilis naman pong rumesponde si former heavyweight champion Andy Ruiz Jr. sa naging pahayag ni Eddie Hearn. Ayon sa former Unified World Heavyweight Champion na si Andy Ruiz Jr., let's do this, Eddie Hearn. Sa iba pang balita, Puerto Rican monster IBF Junior Welterweight World Champion Subriel Matias may laban na sa wakas. Hawak ang makatindig balahibong kartada na 19 wins, 1 loss with 19 knockouts, makakasagupa ng Puerto Rican monster ang kanyang IBF Junior Welterweight Mandatory Challenger from Uzbekistan na si Shojahan Ergashev, isang undefeated contender na may kartadang 23 wins, no losses, no draws with 20 knockouts. Ayon sa report ng Boxing Scene mga amigos, ang nasabing laban ay gaganapin sa November 4. Subalit hindi pa tukoy sa ngayon ang lugar na pagdarausan ng laban. Buwan ng Pebrero nang mapagwagian ni Subriel Matias ang bakanting IBF World Title nang kanyang gibain ang dating undefeated contender na si Jeremias Ponce ng Argentina sa pamamagitan ng 5th round TKO. Abril matapos ang impresibong panalo ni Gervonta Tank Davis kay Ryan Garcia, hinamon ni Subriel Matias si Tank Davis at sinabing trip niyang isama si Tank Davis sa kanyang listahan ng mga pinatulog. Knowing na madalas in-house fighting itong si Tank Davis, bihirang lumaban sa mga boksingerong hindi hawak ng PBC at Showtime. Kaya naman tandaan nyo ang pangalang Subriel Matias mga amigos, dahil posibleng mag-cruise ang landas ni Tank Davis at ni Subriel Matias dahil parehong PBC fighter ang dalawang mandirigma. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabunot na kalaban di ka tatakbo ha, sa bayan ko sa bayan, pabalag ako para sa bayan, basta ganun.